Hello, good morning once again mga kamanok, and you are here back at the Al's World Channel. For today's vlog, I'll be sharing with you some of the updates of my backyard breedings. Since we have nothing to do for today because today, February 24, is declared as a provincial holiday in our province, in celebration of the 20th founding anniversary of Zamboanga, Sibugay Province. So without further ado, come and join me as I am going to share with you my backyard breedings. What you are seeing right now is my 6-month-old Tanaka Shamu, which I have acquired from my friend na sa murang halaga nating nakuha. So what I am planning to do with this future busy of mine is to breed. Gagawin ko siyang broodcock sa aking mga hen. Because I am not into cockfighting, so I am into backyard breeding only. So I am quite positive na magkakaroon ako ng maraming bloodline ng manok na ito, since magandang quality po itong manok na ito, medyo may kamahalan din pag ibenta mo sa market. So this kind of chicken, pwede siyang meat type, pwede siyang cockfighting, the so called naked hill fight or the so called pauwakan in our local dialect. I think this chicken is weighing about 3.5 kilos sa ganitong edad niya. So lalaki pa ito mga kamanok, lalaki pa ito. Kasi 6 months pa lang itong manok na ito. Hindi pa siya lumalaban, bihira pa siya magtitilaok. Pero kumakasta na itong mga kamanok, pwede na itong i-breed. Pero hindi ko pang i-breed kasi for your information, sa mga ganitong edad ng manok, kapag isinalang mo siya sa breeding, hihinto ang growth niya, no? Hindi siya lalaki. Kasi nagpapalabas siya ng semens ng kanyang ano. Kaya magdi-delayed, if not hihinto, magdi-delayed ang kanyang growth. So ipapakita ko sa inyo ang ipapartner ko dito sa manok na ito. Isang pullet, 6 months old din na pullet, isang Tanaka Shamu din. Medyo mainit mga kamanok dahil alauna ng tanghali na ngayon. Ito siya mga kamanok. This is what I am talking about. Isang Tanaka pullet, napakalaking manok na ito, gandang material yan. Isa siyang flat comb Tanaka, per eye mga kamanok, pula yung balahibo niya. Kunin natin para makita kung gaano siya ka. Oops. Isa siyang per eye na Tanaka mga kamanok. Tingnan niyo yung mukha niya, yung body figure niya, yung likod niya mga kamanok. Napakagandang material. Yan. So kapag ito na partner ko doon sa aking Tanaka na stag, someday magiging magandang material ang kanilang magiging sisyo. So mga kamanok, itong talisayan na manok natin, candidate for katay mga kamanok. Mamayang hapon kakatayin natin yan siya. Kasama na rin ang 6 na mga manok dito sa loob.
sinulong ko na sila mga kamanok dahil kakatayin natin itong mga manok na ito mamaya. Dahil mga kamanok, alam nyo, bukas ay araw ng aking kaarawan. Birthday ko po bukas, kaya itong mga manok na ito ay kakatayin natin. So kung naalala nyo mga kamanok, itong jotako natin, hutako, or how do you pronounce it, jotako or hutako, siya mo, malaki-laki na yung sisyo niya nandito sa loob ang sisyo niya. Hindi na natin kukunin, baka mabulabog. So nandyan. So mga kamanok, ipapakita ko sa inyo ang aking ibang mga manok na nandito sa aking backyard. Yang nakikita niyo ang pula na yan ay isang parrot crosses to black Thailander. Isang stag mga kamanok. Yang nakikita niyo ang dalawang puti na yan ay isang heritage chicken, or yung tinatawag nila dito sa amin na 3G. Umabot po siya ng 18 kilo mga kamanok ang kanyang fully grown. Yang dalawang puti na yan mga kamanok, isang buwan pa lang yan, pero kita niyo kung gaano siya kalaki. Isa siyang broiler type na chicken, heritage chicken kung tawagin. So yung dalawang sisyo na itim, isang shamo asil. At yung pula naman mga kamanok, yung pulit na yon, isang Japanese shamo din. So tara, samahan niyo ako, papasok tayo sa aking net. Ito ang aking munting manukan mga kamanok. Yo, yan ang isang busy na akin. Isang asil po. Isang warrior po yan, no? Magandang materialis gawin ano, gawin panlaban. Pero disclaimer lang po mga kamanok, hindi po ako nagsasabong dahil wala lang, dahil hindi ko gusto ang pagsasabong na may konting pustahan. So nagsasabong din man ako, pero for ano lang, for fun lang, yung dito lang sa bahay. So itong mga sisyo ko mga kamanok, yan sila, is 3 weeks old na Pama IQ cross to shamo asil. Yan mga kamanok. So yung papa ng mga sisyo na ito mga kamanok ay galing kay Simpleng Tahanang Masaya. Kanya po yung manok na yon, yung naswap ko sa kanya ng Pama IQ ko. So ito na yung mga breeding niya mga kamanok. Tingnan niyo kung gaano kalaki. 3 weeks old Pama IQ cross to shamo asil. So yung dito naman mga kamanok, ito ay isang 1 month plus Japanese shamo. Pati dito sa kabila, ito yung Japanese shamo din, 1 month. So ito naman yung aking shamo cross to parrot, isang 1 month old na bulik. Tapos yung sa ibaba mga kamanok, kaya ang aking Malaysian Sirama. Yan yung aking miniature na manok na napakaliit. Same as the other side, ang aking Malaysian Sirama na napakaliit na manok. So ito yung mga sisyo niya mga kamanok, dalawa lang natira dahil namatay ang isa.
By the way, yung nakikita nyo ngayon mga kamanok ay isang flower horn fish, lucky fish kung tawagin. Chinese belief po, lucky fish po siya. Ayan. So, to end this video mga kamanok, I would like to shout out sa aking mga bagong subscribers. Kay Nymphatio, shout out sa'yo. Kay Mark Anthony Villaruel. Kay Angelo Alwad. Kay Mahil Lusakin. And of course, kay Simpleng Tahanang Masaya. Salamat sa pag-subscribe sa aking channel.